isang maligayang Pasko, mga kasambuhay. Sa wakas, pagkatapos ng 4 na linggong paghahanda at pagninilay, dumating na ang ating pinaka-inaabangan. Hindi ang Noche Buena, ha? O ang pagbubukas ng patong-patong na regalo sa ilalim ng Christmas tree. Higit pa sa lahat ng ito, sa wakas isinilang na ang ating Panginoon, ang ating Emmanuel, Diyos na nagkatawang tao para tayo ay makapiling at mailigtas. Mga kasambuhay, ang Pasko ay isa sa 2 pinakamalaking kapistahan nating mga Katoliko. Ang kasama nito ay ang Easter, o tinatawag nating Pasko ng Pagkabuhay. At dahil dito, parehong ang Pasko ng pagsilang ni Jesus at ang Pasko ng muling pagkabuhay ang tanging 2 kapistahan na ipinagdiriwang natin gamit ang octave o oktaba. Ano nga ba ang octave? Mula sa Latin na octava dies o 8 days sa Ingles. Ang octave ay ang pagdiriwang ng iisang kapistahan sa loob ng 8 araw. Kasama dito ang mismong araw ng kapistahan at sinusundan naman ng isa pang buong linggo ng selebrasyon. Ipinapahayag ng octave na napakalaki at napakalalim ng okasyong ipinagdiriwang, kaya hindi ito maaaring pagkasyahin sa iisang araw lamang. Minana pa natin ang octave mula sa panahon ng Old Testament. Ang mga Israelita noon ay ipinagdiriwang din ang mga mahalagang kapistahan sa loob ng 8 araw. At di nagtagal, mula pa nung panahon ni Constantine, naging bahagi na rin ng simbahang Katoliko ang oktaba. Mapapansin din natin na ang 2 octave na ginugunita natin ay parehong may nakatakdang panahon ng paghahanda. Adviento para sa Pasko at Kwaresma naman para sa Easter. Para nga sa ating mga Pilipino, meron pa tayong tradisyonal na nobena bago magpasko, o mas kilala natin bilang Misa de Gallo o Simbang Gabi. Ang daming paghahanda! Sa pamamagitan ng lahat ng ito, sinasabi sa atin ng ating liturhiya na ang pinakamataas nating kapistahan ay hindi lamang basta-basta pinapasok ng ganun-ganun na lamang. Dapat itong paghandaan sa pamamagitan ng pagninilay at pagtitika para sa ating mga kasalanan. Nagsisimula ang oktaba ng Kapaskuhan sa December 25, ang araw ng Pasko. Ang pagkakatawang tao ni Kristo ay siya nang isa sa pinakamakahulugang pangyayari sa kasaysayan ng sanlibutan. Ito ang pinakadakilang regalo na ating natanggap bilang tao, na ang Diyos ay maging tulad natin dahil mahal niya tayo at nais niya tayong iligtas sa kasalanan. Ang mabuting balitang ito ay tunay na karapat-dapat nating gunitain sa pinakamataas nating paraan ng pananalangin, ang banal na misa. Kaya naman ang Pasko ay itinakdang isang holy day of obligation para sa lahat ng mga Katoliko. Kinabukasan naman, December 26, atin namang ipinagdiriwang ang kapistahan ng kauna-unahang martir ng simbahan, si Saint Stephen o San Esteban. Alam ko ang iniisip ninyo, parang wala naman sa lugar ang okasyong ito sa panahon ng Pasko. Para bang sa gitna ng isang birthday, may bigla na lamang naglamay ng patay. Pero sa paggunita ng isang martir, isang araw patapos ang kapanganakan ni Kristo, pinapahayag natin ang ating pananampalataya na isinilang si Jesus para ihandog ang kanyang buhay para sa atin. At dahil sa kanya, hindi nakatapusan ang kamatayan, kundi isang muling pagsilang sa panibagong buhay. Samantala, ang 3rd araw ng Kapaskuhan ay nakalaan para sa kapistahan ni San Juan Apostol, na sumulat ng Ebanghelyo kung saan pinakabinibigyang diin ang kabanalan ng Panginoong Jesus. Susundan naman ito ng Feast of the Holy Innocents, isang pag-alaala sa mga batang martir ng Bethlehem
na namatay sa utos ni Haring Herodes para lang mapigilan ang pagdating ng Mesiyas. Susundan ito ng kapistahan ng Holy Family o ng banal na mag-anak na si Jesus, Maria at Jose. Sa araw na ito, inilulukluk natin ang banal na mag-anak bilang ehemplo ng ating sariling mga pamilya at mga komunidad. Ang huling araw ng Oktaba ng Pasko ay ang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang paggunita kay Maria bilang Ina ng Diyos ay isang pagbibigay-pugay sa butihing ina ni Jesus, si Maria na buong tiwalang iniayo ng sarili niyang buhay sa plano ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pero higit pa riyan, pinapagtibay nito ang katotohanan na ang isinilang ni Maria ay walang iba kundi ang Panginoong ating Diyos na si Jesucristo. Katulad ng araw ng Pasko, isa rin po itong Holy Day of Obligation. So sana magkita-kita tayo sa simbahan sa araw na ito. Mga kasambuhay, sa pagtanaw natin sa Oktaba ng Pasko, sana tunay nating makita ang malalim na kabuluhan ng susunod na 8 araw. Huwag natin itong baliwalain na parang ordinaryong panahon lamang ng bakasyon. Nakalulungkot isipin na kadalasan ito ang nangyayari. Nauubos ang ating oras at enerhiya sa panahon ng Adbyento. Kaya naman pagdating ng kapanganakan ni Jesus, pagod na tayo at gusto na lang nating magpahinga. O kaya naman sa kabilang banda, minsan nakatuon lang tayo doon sa mga kapistahan at pagdiriwang ng Kapaskuhan. Oo, ang Pasko ay panahon ng ligaya, ng kaliwat ka ng Christmas parties at mga reunion. Pero kasabay nito, sana magtakda din tayo ng panahon para sa katahimikan, sa pagdarasal at pagsisimba, at pagninilay ng personal at kasama ng ating pamilya at ng ating komunidad. Kung meron tayong isang dapat baunin mula sa katekesis na ito, ito ay na ang Pasko ay hindi iisang araw lamang. Napakalalim ng kahulugan ng Pasko sa ating buhay at pananampalataya para pagkasyahin sa napakaikling panahon. Kaya tayo binigyan ng Oktaba ng Pasko para buong puso at buong isip nating mapagnilayan ang regalo ng pagsilang ni Jesus. Sana nga tuluyan nating magamit ang panahong ito para lubusan nating matanggap ang kaligtasang dala ng munting sanggol ng Bethlehem. Para naman sa mga natitirang araw ng Oktaba, patuloy nating pagninilayan ang mga kaganapan noong unang Pasko. At yan po mga kasambuhay ang Oktaba ng Pasko. Samahan niyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Muli po, maligayang Pasko sa inyong lahat.